Okay. So, ito na. Dito na tayo sa finale ng ating tutorial, no? Sinagawin na natin yung delete. So, doon sa previous video, siyempre, nag-create tayo ng bagong GUI para doon sa delete, no? So, ito yon. Ngayon, meron lang tayong i-adjust dito kasi kailangan natin kunin yung ID. Same din sa, ano, sa update. Kailangan natin kunin yung ID nung data o yung record na kailangan natin, gusto natin i-delete, no? Ang ginamit kasi natin is yung letter I, no? So ngayon, gamitin natin is yung ID. Since naka-select asterisk naman tayo, ibig sabihin kinukuha natin lahat ng column. So dito, ang lagay natin, syempre, yung ating ano, ID. So lagay natin cursor.getInt. So int yun, kasi integer yun, di ba? Tapos ngayon, ID. Yan. So pag nakuha na natin yan, pwede na tayo mag-delete. No? So ang mangyayari naman, punta tayo sa item click. Ito na, declare na natin to, I mean, na-generate na natin dun sa previous video, no? So dito, ang gagawin lang natin, syempre, mag-simpleng try-catch lang tayo for error handler natin. Tapos, syempre, gamitin natin yung ating, ito, copyahin natin to. Yan, SQL, pero i-dim natin siya. Dim SQL query as a string. Tapos, dito, palitan natin to, delete. So, delete yan. Delete from, ito yung table 1 natin. Table 1. Delete from table 1 where yung ID. Yan, where ID. Tapos, syempre, yung ating main.sql.execnan. Ito, itong gamit natin yung 2. Saka, angat ko para makita. Exec ng query 2. Yan. Tapos, syempre yung ating SQL query. And then, yung ating ID. Kukunin natin yung ID. Array as object. Tapos yung ating ID. So, yung ID kukunin natin, ang para makuha natin yung ano, ito, itong ID na kahan. Saan na yan? Ito, itong ID na to. Para makuha natin yan, ang kung titignan natin dito sa add, ay nakikita nyo value. Ayan, value as object. So ngayon, ito yan. Pagpunta natin dito sa click, ito yan, value. Yan. So para makuha natin yun, ipunin lang natin yung value. Yan lang. Okay? Tapos na ngayon, return natin, true. Tapos syempre dito, mali, kailangan natin ng result, no? So mag-declare tayo dito ng variable na boolean na result. Tapos siyempre, ito ay, wala pala, hindi natin kailangan ng, ano, kasi nasa ano nga pala tayo, nasa click, so hindi natin kailangan ng resumable sub dyan. So, sorry. Yan, kasi natin yan. Tapos, ito, copyin lang natin to, kasi kailangan natin yung, ito, yung last exception na to. Yan, tapos dito, bago natin i-delete pala, maglagay muna tayo ng, ano, ng message box. Okay. So, yung message box natin, meron na tayo dito sa ano, ito. Teka, saan ba natin nino yung message box na yun? Nako, baka nandito ata sa sign up. Anyway, gawin natin ganito. XUI, syempre yung XUI natin is nasa sign up. So, sign in dot XUI dot yung MSG box natin. Tapos syempre, ang gagamitin natin yung ano, yung 2. Teka, kasi kailangan natin ng ano eh. Ito, kasi kailangan natin ng yes, no. Which is andito meron na yun. Positive, cancel, and negative. No? So ito yung gagamitin natin. So ganito paggamit niyan. Message. Do you want to delete this record? Question mark. Tapos, title natin, syempre, ano ba magandang ano natin? Delete. Siguro yan na lang. Tapos, yung ating positive, yes. Teka, string yan. So, ganyan. Yes. Tapos, cancel. Wala. Ganyan lang natin. Yung negative, ito yung gawin natin, no?
Pwede natin gawin ng no itong cancel, no? Pero dito na lang tayo sa negative gumamit. Tapos yung icon niyan, null. Tapos close. Siyempre, kung makikita nyo, yung pares nung nakaraan din, ito, gamit natin yung message, ano, result, ito, event, yung message box result event. So, if, hindi, wait for tayo. Wait for MSG box result. Tapos, siyempre, yung ating response as in. Yan. Tapos, if response equals, tapos, sign in that, yung ano natin, XUI, that dialogue. So, siyempre, pag yes, positive yun, di ba? Pag yes, sabi yung didelete niya. Saka natin ngayon, i-delete. Ilagay natin to ngayon dito sa loob. Yan. So, hindi natin ilalagay ng else kasi pagka iba yung pinindot niya, kung no, hindi niya i-delete. Okay? So, try natin. Run natin yung ano, program. Oops, parang wala. Ah, teka ha. Di tumakbo. Ulitin natin. Oh, may error. Clear natin yan. Yan yung error nung naunang compile natin. Sinirarun natin eh. Okay, so yan. Tama yan. Select. Oops. Okay, so sign in tayo. Siyempre yung admin. O sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, login natin. Okay. Kung makita nyo, dumiretso na dito, no? Kasi hindi natin na-break dun eh, sa GUI. No? Pero sige, hayaan natin. Kasi nasa patapos na rin naman tayo. So, ito, kung i-delete natin itong 2, kunyari, pag-click natin yan, ito, pag-click natin, ito yan, pag-click natin, oops, yan, nalabas siya. Do you want to delete this record? Pag nag-no tayo, hindi niya i-delete. Ngayon, pagka nag-guess tayo, di-delete niya. Yes. Kung makita nyo, hindi siya nawala. Kasi siya hindi nawala kasi hindi natin siya na-refresh. No? So, ang gagawin natin, kailangan natin siya i-refresh. Kunin lang natin, ano, to, i-call lang natin itong get data natin. Ito. Yan, call natin. So, pag ni-yes, takahan, saan yan ito? So, pag nag-yes siya, ito, tama, okay na yan, dyan na. So, pag nag-yes, so dito na lang natin, wait for, tapos yung get data, tapos complete, success as boolean. Yan, okay na yan. Tapos balik tayo sa ating app. So, makikita nyo, di ba, ano na to, yung 2 nandiyan pa rin. So, balik muna tayo para mawala yan. Tapos sign in tayo ulit. Admin, so 1, 2, 3, oops. Okay, 8. So, kung nakita nyo, 1, tapos 3 na. Wala na yung 2, di ba? So, ang gagawin natin, buri natin itong 1. Check natin. O, yan. So, pag nag-no, wala siyang gagawin. Pero pag nag-yes tayo, hindi siya nag-ano. Hindi siya nag-bura. Alam ko na kung ba't hindi siya nag-bura. Kasi kung makikita nyo, dito. Ayun na, dumami siya. Parang dumagdag lang siya, nag-append. Nag-append siya. Ito na yung 20, oh, tapos ito yung bago, nag-append siya. So, ang gagawin natin para ma-clear yun, dito, bago tayo pumasok dito sa ano itong 4i, i-clear natin muna yung ating custom list view. Custom, oops, mali. Custom list view dot clear. Yan. Clear natin. So, balik tayo ulit sa emulator. Back tayo, tapos login tayo ulit. Para, kasi dumami yung laman nun eh. Oop, di password. Yan, tapos login. So, makita nyo, wala na yung 1 and 2, di ba? So, kung titignan natin yan, ang ano yan, hanggang ano lang. Oops, taga ha. Hanggang 20 lang to. Oop, yan, 20. Oop, may dumoble ha. So, yan, 20. So, ang gagawin natin ngayon, di-delete natin yung taka ha. Oop, natin sa pinakataas. Yan. Itong number 4 naman. Click natin. Pag dinilit natin yan. So, yun. 3.
Tapos 5 na. 6, 7, 8. So, dinit natin itong 9. So, wala na yung 9. 8, 10 na kagad. So, yan lang. Ganun lang yung delete natin. Yan, mabilis na mabilis lang. Diba? So, yun, ayusin na lang natin siguro yun doon, no, yung isa. Ibalik natin. Punta tayo dito sa ating designer. Tapos yung ating ano, balik natin ito ng 100%. Tapos ito, gawin natin 200. Yan. Para pag ano, run natin, recompile. Start natin yung app. Saan yung ating ano? Emulator. So, login tayo. Admin. Tapos password. Yan. So, pag-delete, lalabas yon. Pagbabalik tayo. Yan. Yan din sa ano, sa ating tawag nito, update. No? Pero wala tayong button na back. So, ganun lang. Madali lang naman yung back. Ito na rin yung, oops. Ito, yun na rin yung code nun. Yung sa may, ano, yung sa delete. I-slide mo lang yan. I-slide lang natin. So, same na lang. Kung ito, ganun din. Kung gusto natin ibalik, gawa lang tayo ng back button dun sa may update. Back button. Tapos yung code natin, syempre, ito. Slide lang natin siya pabalik. So, yun. Hanggang dito lang. Siguro, tapos na. Wala na tayo. Kalimutan. Kompleto na. So, ano lang siguro tayo ngayon? Code review. Para ma-check natin kung tama lahat. Punta tayo ng main. Check nyo yung code nyo kung tama. So, scroll ko lang ulit. Post nyo lang. Update nyo yung kung may kulang. Tapos, sign up tayo. Tata sa pinakataas. So, yan. Kung nabanggit ko nung nakaraan sa mga previous video na gagawa ko tutorial ng ano custom list view. So, yun siguro sunod ko or ano kasi dalawa yung iniisip ko eh kung isusunod ko ba yon or gagawa na ako ng ano MySQL. So, gagamit tayo sa MySQL ng ano middleware app. Dito tayo ano kasi delikado kung magko-connect tayo direct yung ating Android app dun sa ating MySQL server. So, gagawa tayo ng middleware na app para yun yung magbabato ng request natin papunta sa server natin. So, ayun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tutorial na to. Hanggang sa susunod natin tutorial video. Maraming salamat.